Magandang araw po, Master A. Ang didiscuss natin ngayon is kung paano mag-deactivate saka mag-activate ng security alarm ng Toyota Innova. Pero mga paps, hindi ko nire-recommend na i-deactivate natin yung alarm kasi once na dine-activate natin yung security alarm ng sasakyan, mawawalan ito ng protection. So in case na may force entry, or masagi yung ating sasakyan, hindi ito aalarma. Pwede siguro ito pag nasa bahay yung ating sasakyan at ayaw natin ng maingay kasi accompanied ng alarma yung kiyok-kiyok yung tumutunog every time na bubuksan natin yung pinto. So kung ayaw natin ng maingay, pwede natin i-deactivate yung security alarm. Pero make sure na kapag alis tayo ng bahay, i-activate natin yung alarma para sure tayo na may protection yung ating sasakyan. Para ma-deactivate natin yung security alarm, so dapat naka-open yung lock ng ating mga door. So close muna natin. And then open. After natin ma-open, so press natin yung auxiliary hanggang sa mag-steady yung ilaw. Yan. And then yung confirmation dun sa panel, dapat iilaw yung signal light sa panel. So ngayon naka-deactivate na yung ating security alarm. So kapag ilock natin, wala na siyang sound. So open natin, wala na rin siyang sound. So wala na rin siyang alarma, mga paps. Para ma-reactivate natin yung alarma, mga paps, so gawin natin na sa ngayon naka-deactivate siya dahil naka-steady yung ilaw. So dito sa remote, so kailangan i-lock natin lahat ng pintuan. So press lock. And then press, nakalock na ngayon yung ating pinto. Then press auxiliary hanggang sa mawala yung nakasteady na ilaw. Yun. So nawala yung ating yung nakasteady na ilaw dito sa alarm. At the same time, nagkaroon ng confirmation dun sa panel. So ngayon naka-activate na yung alarma natin. So press natin, maririnig na natin yung kiyok-kiyok na sound. Yun. So yun lang, mga paps, yun ang pag-deactivate saka pag-activate ng ating security alarm ng Toyota Innova. Maraming salamat, hanggang sa muli.